supernatural virtues or also what we call theological virtues. Okay, so sabi ko kanina, yung cardinal virtues, siya yung kumakapit doon sa theological virtues. Kasi yung, by definition, the supernatural virtues are faith, hope, and charity. They are called supernatural, no? It meaning beyond natural, beyond visible, because they have their foundation in God, are directly related to God, and are for us men the way by which we can reach God directly. Okay? So yung tatlong to, yung faith, hope, and love, or charity, they are all coming from God. At yung, let's say, kunyari sa hinge joint, ano, ito yung joint, no? And ito yung cardinal virtues. Itong joint na to, ito yung supernatural or theological virtues. And yung cardinal virtues ay yung kumakapit doon. Kaya siya hinge, kaya siya sa Latin cardo. Ibig sabihin ng cardo, kumakapit. Let's say, you have your gift of faith, hope, and love. Pero paano mo siya ipapractice? So, yun yung cardinal virtues. Yun yung prudence, temperance, faith, and yung isa pa. Okay? So, that's how related yung theological virtues and yung cardinal virtues. Okay? So, pag-usapan natin yung unang theological virtues, yung faith. Faith is the power by which we ascend to God, acknowledge His truth, and commit ourselves personally to Him. Okay? So, pag sinabi natin faith in God, ito yung pag-acknowledge sa Kanya that God is love, God is all-powerful, God is always present. Okay? So, yung lahat ng truth na nalaman natin dun sa Creed, dun sa Apostles' Creed natin, lahat ng nakasulat dun, pag naniniwala tayo dun, pag ina-acknowledge natin lahat yun, we are practicing faith in God. Okay? So, we have that particular attitude or confidence about something or other. No? This faith cannot be merely an attitude or confidence about something or other. On the one hand, the faith it has a definite content with the church professed in the creed, and it is her duty to safeguard them. Okay, so lahat ng truth regarding God from the Old Testament up to the New Testament, about the Holy Trinity, about those mysteries, lahat yon ay pinapaniwalaan natin. No? And that is called the virtue of faith. At hindi, ano yun, hindi yun galing sa atin. Okay? Those are gifts, no? From God. Yung faith na meron tayo, hindi ito dahil kasi trip lang natin or dahil kakayanan natin to. No, it is a gift, no? From God. Because He created us, no? He designed us, no? Na magkaroon ng kumpiyansa, no? Magkaroon ng tiwala, at magkaroon ng reason or intellect in order to acknowledge the truth, no? About Him. Okay? So, sabi nga dyan sa baba, seeing is not believing. No? Kasi minsan marami tayo nakikita sa paligid natin na kahit na visible na sa atin, visible na sa five senses natin, minsan doubt pa rin tayo. No? May doubt pa rin tayo kung nag-exist talaga yun. Pero yung believing is seeing. No? Even without seeing God, even without really being visible, yung mga truth na meron sa Kanya, but because we believe, but because we have faith, we have that grace of faith, we know that we can see Him. No? Seeing is not believing, but believing is seeing. Okay? So, these are sins against faith para mas malinaw sa atin kung ano yung faith. No? So, ito yung mga against faith. So, one is atheism. Atheism is different from agnosticism. Kasi si atheism is a total rejection and denial of God's existence. Whereas si agnosticism naman, wala siyang pakialam kung nag-exist si God o hindi. Kung nag-exist, wala akong pakialam. Kung hindi nag-exist, okay lang din. Pero si atheism, as in, hindi talaga siya nag-exist si God. Heresy. The obstinate, opinionated, post-baptismal denial about the faith. So, kapag heresy, kapag merong turo yung simbahan, no, or Christian faith na hindi mo pinapaniwalaan or dinideny mo. For example, the divinity of Jesus Christ. So, pag sinabi mong Jesus is only a human, He is not God, He is not divine, so that is a form of heresy. Because our faith, our Christian faith,
is telling us that Jesus is both God, is both divine and human. Kaya pa yung baptismal promise mo na maniniwala sa Christian faith pero hindi mo ginawa, that is an obstinate post-baptismal denial. That is heresy. And apostasy naman is the total abandonment of Christian faith. So if ever umalis ka sa pagiging Kristiyano, that is a sin against faith. Ibig sabihin yung faith mo kay God, kay dun sa faith ng Bible, or dun sa God of the Bible, kapag iniwanan mo yun, that is apostasy. And blasphemy, words of hatred, speaking ill of God, and misusing God's name. So blasphemy is using God like promise, no? Promise, cross my heart, hope to die. Okay? Ito, yung saksi ang Diyos. Pag sinabi mo ng saksi ang Diyos sa ating mga itanong mo pa sa Diyos, sabihin natin, mamatay man ako sa paningin ng Diyos, hindi ako lang sisinungaling. Okay? Those are some examples of blasphemy. Ibig sabihin, we are misusing God's name. No? Maling-mali yan. Okay? So, those are the sins against faith. Now, hope. So, bagingkin kayo dito sa symbolism ng hope. Ano? Hope is being symbolized by an anchor bilang pundo. Okay? So, ang pundo ay ginagamit sa mga bangka, sa mga barko, para yung barko ay hindi makaalis doon sa pier or sa kanyang kinapupunduhan, sabihin natin, di ba? Kahit yung mga bangka, nilalagyan ng pundo yan para hindi mapadpad kung saan-saan. Okay? So, tingnan natin na si hope is that anchor. Because of hope, hindi tayo mawawala doon sa ating faith. No? Pwedeng mapanghinaan tayo ng pananampalataya, but because of that grace of faith. No? Faith, hope, anchor, hindi tayo mawala. Meron tayong pag-asa na regardless minsan na sa mga nangyayari sa paligid natin, sa buhay natin, nawawala na sa atin yung ano na yun, nawawala sa atin yung faith minsan. But because of hope, napapanatili pa rin tayo naka-anchor dun sa faith na yun. So, for example, ito yung faith natin. Okay? Ito tayo, tapos yung faith natin nandun. And minsan because of storms in life, because of problems, no? Minsan dinadoubt natin yung existence ng God, minsan ayaw na natin yung faith natin na lulusin na. Pero yung faith, yung hope natin kung naka-anchor dun sa faith, kung meron lang tayong hope, babayuhin tayo ng pagsubok, pero hindi tayo mawawala dun sa faith. No? Yun yung purpose ng hope sa atin. Okay? And hope is that virtue of seeing God. No? Alam natin na sa pananampalataya natin, dun sa faith natin, makakasama natin si ang Diyos, no? sa eternal life, makakasama natin siya. But because of hope, we are believing, regardless kung ano mangyari sa atin, naniniwala tayo na hindi ito yung buhay na dapat para sa atin. Kasi alam natin merong nag-aantay na buhay sa atin after life. No? Doon sa eternity, may nag-aantay sa ating eternity. And yun yung ginagawa ng hope sa atin. We might say that hope is a virtue of the already but not yet. Alam natin na makakasama natin yung Diyos sa hinaharap. No? Kapag namatay tayo, pupunta tayo sa eternal life. No? Makakasama natin ang Diyos sa heaven, sana. Pero not yet. No? Still in the making. Kaya ang tawag sa atin, mayroon tatlong klase ng church. Di ba? The suffering church, the triumphant church, at ang tawag sa atin ay the journeying church. No? Tayo yung naglalakbay. No? Tayo naglalakbay pa na simbahan. At pinagsisikapan pa natin, no? Tinatrabaho pa natin yung ating kaligtasan. Kasi dun sa triumphant church, sila na yung mga anghel sa langit, yung mga santo, sila yung nandun na sa langit. Yung suffering church nila, yung nandun sa purgatory, no? They're still undergoing cleansing before sila maakyat sa langit. And tayo, the pilgrim church, the journeying church, we are still, kailangan natin ng hope na makakasama natin ng Diyos sa hinaharap. Already, but not yet. Okay?
So these are the sins against hope. So merong presumption and despair. So ito yung mga panagsisin tayo against hope. Presumption, A, hoping to be able to save himself without the help from God. No, naniniwala tayo na hindi ko kailangan ng simbahan, hindi ko kailangan ng Diyos. Maging mabuting tao lang ako, maging moral lang akong tao, ay tingin ko hindi naman ako mapupunta ang impyerno. So that is sin against hope. Kasi dinideny natin na kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. No? Yung faith natin nawawala dun, yung hope natin nawawala sa pagka-anchor dun sa faith natin. Kasi naniwala lang tayo sa ating sarili. Eh yung isang klase pa ng presumption ay, or he presumes yung man upon God's almighty power or his mercy, hoping to obtain his forgiveness and glory without merit. So isang klase pa ng presumption, yung isa, kaya kong iligtas yung sarili ko without God. Yung isa naman, maliligtas ako dahil kahit wala kong gawin. No? Or he presumes of God's almighty power or his mercy, hoping to obtain his forgiveness and glory without merit. No? Kahit hindi ko pagsumikapan yung buhay ko dito sa lupa, alam ko na dadalhin niya ako sa langit. Kahit na hindi ako tumulong sa mahirap, kahit na maging masama akong tao, naniniwala ako na ang Diyos ay mapagpatawad. Kaya kahit na hindi ako humingi ng tawad sa Kanya, dahil Diyos siya, mapagpatawad siya, papatawarin niya ako kahit hindi ko pagsumikapan yung kapatawaran na yun. So, it's also sin against hope. Number two na klase ng sin against hope is yung despair. Man ceases to hope for his personal salvation from God, for help in attaining it, or for the forgiveness of his sins. So, ito na yung despair. Ibig sabihin, wala na akong pag-asa. Hindi na ako, because of my sinfulness, kahit anong klaseng lapit ko sa Diyos, hindi niya na ako makapatawad. At yung ginawa ko, wala nang kapatawaran yun. So, despair yun. So, hindi ganun ang Diyos. No? So, God is merciful, but we need to strive. No? We need to work for it. No? Yung kanyang pagpapatawad. Okay? Next is yung charity, or mas kilala natin sa love, caritas. Charity is the power by which we, who have been loved first by God, can give ourselves to God so as to unite with Him, to be united with Him, and can accept our neighbors for the sake as unconditionally and sincerely as we accept ourselves. Okay? So isang magandang picture ng charity, no? We know that God is love. So God created us in His image and likeness. So ibig sabihin, tayo ay pag-ibig din, no? Marapat lamang na pag-ibig ang ating gawin. So tama ba na ibigin lang natin ang Diyos at i-disregard na natin yung ating kapwa? So mali yun. Okay? So kapag sinabi mo kasing mahal mo ang Diyos, hindi mo karugtong agad doon na dapat mahal mo ang kanyang nilikha. At kapag sinabing nilikha, hindi lang ikaw, kundi pati ang iyong mga kapatid, even your neighbor, yung iyong kapwa, yung iyong paligid, ang kalikasan. So, yan dapat ay minamahal mo rin. So, kasi yun yung pag-ibig, yun ka ginawa. You are created in the image and likeness of God. And by definition, God is love. God is charity. So, kung ikaw ay created out of love, you must love. No? Dapat ikaw ay umiibig. At paano umiibig? Hindi lang yung ikaw at ang Diyos. Kasi mapapakita mo na mahal mo ang Diyos kung ito ay, kung minamahal mo ang kanyang sangnilikha, yung created things, kung minamahal mo yun. Unang-una, yung sarili, mahalin mo ang sarili, mahalin mo ang pamilya, mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang kapaligiran. So, yun yung love. And by sin against charity or love, marami tayo niyan. Indifference, neglects or refuses to reflect on divine charity, lacks concern or interest. Ito yung pag sinabi natin indifference, wala kang pakialam. Pagiging indifferent kasi ay wala kang pakialam. Regardless kahit na nakikita mo na yung kabutihan, kagandahan ng paligid, wala lang sa iyo, no? Dinidisregard mo lang. Okay, so that's indifference. Ingratitude, fails or refuses to acknowledge divine charity and to return him love for love. So, pag ingratitude naman, tanggap pa lang ng tanggap. Hindi mo na binabalik. No? So, kumbaga parang mga greedy na tao, no?
kapag pabor sa kanya, okay lang. Pero pag siya na yung kailangan magbigay, no? Hindi lang basta financial, no? Hindi lang material, pati talent natin, no? Kapag siya yung humingi ng pabor sa iba, okay lang, walang problema, talagang tanggap lang tanggap. Pero pag siya na yung hininga ng pabor, no? Hindi naman material, kundi talent, for example, or time, no? Ay wala na siyang pakialam doon. So that's ingratitude. So ganun din sa Diyos. So alam natin na maraming binibigay na biyaya yung Diyos sa atin, pero never natin yung talent na binigay ng Diyos sa atin, yung yaman na binigay ng Diyos sa atin, mga kakayanan na binigay ng Diyos sa atin, we fail to give it to others. Nagfe-fail tayo na yung bringing back dun sa mga ginawa ng Diyos para sa atin. So that's sin against love. That's ingratitude. Lukewarmness is hesitation or negligence in responding to divine love. Refusal to give oneself over to the prompting of charity love or charity or love. Okay? So pag sinabi natin lukewarmness, yung hesitant. Gusto kong tumulong pero baka mamaya may masabi. Gusto kong kaya ko namang tumulong sa kanya kasi nahihirapan siya sa module, kaya lang baka mamaya kung anong isipin niya pag tumulong ako sa kanya. No? Instead na mag-focus lang tayo to give love, no? To give charity to that person, mas napapangimbabawan tayo ng mga hesitations natin. No? Mas napapangimbabawan tayo ng mga ng kasamaan na pwedeng mangyari. Instead na kabutihan na gagawin natin, mas pinapangunahan tayo ng mga possible na kasamaan. Okay, so that's called lukewarmness. No? Pag sinabi natin lukewarm, parang maligamgam. So, sala sa init, sala sa lamig. No? Hindi niya alam kung saan ba siya. Tutulong ba ako? Hindi ba ako tutulong? Dito na lang ako sa gitna. Ang nangyari, wala na siyang nagawa. No? Without doing is also a sin. So kunyari, may nagugutom. Hindi ka nagdamot, no? Hindi ka rin nagbigay, wala ka lang pakialam, so kasalanan pa rin yun. That's sin against love. Kasi may kakayanan ka magbigay, hindi lang dahil sa wala ka, dahil sa may ginawa ka, kaya ka lang magkakasala. Minsan, dahil wala kang ginawa, kaya ka may kasalanan, no? Sin of commission, ginawa, and sin of omission, walang ginawa. Okay? Next is acedia or apathy. Yeah, kapaligtaran siya ay antonym ng empathy, ng awa. So pag sinabi natin apathy or acedia, spiritual sloth or laziness, okay, goes far as to refuse the joy that comes from God and to be able to be repelled or resist by divine goodness. So ito yung ayaw ko magbigay kasi tinatamad ako, no? Spiritual sloth. Now, pag sinabi natin sloth, kasi laziness. Alam niyo yung sa Ice Age, yung sloth na character doon, di ba? Siya yung tamad na character doon sa Jurassic period, yung sloth na yun. Okay? So yun kasi tamad, no? Laziness, spiritual sloth ang tawag natin. At tamad tayong tumulong kahit nandun yung ating kakayanan. Mas gusto kong gawin na lang to para sa sarili ko kesa tumulong sa iba. And lastly, yung hatred of God, sin against Him, comes from pride, denies God's goodness. So mas nangingibabaw sa atin yung mga pangit na nangyayari sa atin. Hindi ko naman to magagawa kung first and foremost, yung ganitong mentality. First and foremost, pinahirapan ako ng Diyos nung ako ay lumalaki. Ngayon na nakamit ko itong tagumpay na to, wala ang Diyos nung nakamit ko itong tagumpay na to. Kasi kung talaga mahal ako ng Diyos, hindi niya gagawin niya sa akin nung ako ay nagsisimula pa lang. Pero dahil pinagsumikapan ko to, walang Diyos, walang kinalaman ng Diyos dito. Kasi unang-una sa lahat, kung hindi niya ako pinahirapan, hindi ako magsisikap. Yung ganong mentality na hindi niya naisip na kaya niya pinagdaanan yung mga bagay na yun na nahihirapan siya is because doon siya pinapolish, no? Doon siya sinasharpen ng Diyos para maging successful na tao. Okay? Instead, anong nangyari sa kanya, nireject niya yung love na yun. Kala niya suffering lang yun. Kala niya
pagpapahirap ng Diyos yung pinaginawa sa kanya. Hindi niya alam na pagpapalis yung sa kanya. So, yun yung sin against charity. Okay? So, before natin pag-usapan yung sins and vices, mas magandang tingnan natin yung God's mercy. No? Before we proceed on ano ba yung mga kasalanan, tingnan muna natin na yung mga kasalanan kasi na yun, nagagawa natin, ginagawa natin, pero huwag natin kalimutan na ang Diyos ay mapagpatawad. Kagaya ng sinasabi ng first letter ni John, chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. No? Every sin destroys, obscures, or denies what is good. God, however, is all good, the author of all good. Therefore, every sin goes against God also and must be set right again through contact with Him. No? Sa original sin, sa mga kasalanan, sa fallen nature natin, sa fallen nature ng ating first parents, sa si Adam and Eve, we know that we are sinful in nature. No? Magkakamali at magkakamali tayo. We are imperfect. No? God knows that we are imperfect. Kaya nga nandun yung kanyang mercy. Ang mali natin ay kung magkakasala tayo at hindi tayo hihingi ng tawad sa kanya. No? At kung humingi man tayo ng tawad sa kanya, ay kukulitin lang natin yung kasalanan na yan. Wala rin. No? Ay a total conversion from being a sinner to being a good person is not really by just confessing. A true conversion is by confessing your sins and turning away in committing that sin again and again. So, yan yung totoong, diyan pumapasok yung totoong pagpapatawad ng Diyos. Kaya meron tayong sacrament of confession. Kung bakit ko in-explain dun sa sacrament of confession, of penance, kung ano yung difference niya sa sacrament of baptism. May baptism na, may Eucharist na, pero ba't kailangan pa ng confession? Okay? So, what is sin in the first place? A sin is a word, no? Salita, deed, gawa, or intention, or kung ano man yung intention mo, by which man deliberately and voluntarily offends against the true order of things. No? Merong kasing order of things, merong ginawa ang Diyos, merong Ten Commandments, merong rules, merong dapat tayong sundin, pero malaya tayong sundin ang mga yun. At sana yung kalayaan na yun, gamitin natin hindi upang tumaliwas dun sa kanyang mga utos, kundi para sundin ang kanyang utos. No? So lahat ng mga taliwas dun sa kanyang utos, lahat ng against dun sa true order of things, nilikha ang tao, nilikha ang lalaki at babae dahil may order of things. Nilikha ang mga puno, nilikha ang tao dahil may order of things. Nilikha ang ating utak, nilikha ang ating katawan bilang lalaki at babae dahil may true order of things. Kaya lahat ng mga babaguhin natin dun sa true order na yon is a sin. No? Ginawa tayo ng Diyos bilang pag-ibig. Pag mas pinili natin na huwag umibig at huwag walang pakialam sa kapwa, we are sinning against God. No? We are sinning. Kapag ginawa tayo ng Diyos na lalaki at mas yun yung true order natin, pero mas pinipilit natin maging babae, we are sinning. No? We are offending and turning against the true order of being male. If we are female at gusto natin magkaroon ng maging lalaki, we are turning against the true order of being female. No? And we are created for man and woman is created for each other to procreate, no? Para ipagpatuloy ang paglikha ng Diyos upang magpatuloy ang mundo, no? What if lahat tayo ay papayag na lang na magkaroon ng same-sex marriage, no? Buti pa yung mga hayop, alam nila na ang lalaki ay para sa babae. Alam nila na mga hayop na kailangan nila mag-reproduce. Pero bakit kaya tayo mga tao, kahit na meron tayong reason, mas pinipili natin huwag mag-reproduce. No? Mas pinipili natin ang ating kapwa dahil ba mas masahon pa tayo sa hayop. No? I have nothing against gay people, LGBT. I have against
meron akong problema, wala akong problema sa mga gay people. May problema ako doon sa homosexual acts, sa mga gawa. No? Doon yung problema ng simba. Every, lahat tayo, regardless, hindi nila pinili na maging effeminate, hindi nila pinili na maging masculine kahit na babae sila, hindi nila pinili maging malambot, hindi nila pinili, hindi nila ginusto na magkagusto sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, hindi nila pinili yan, hindi nila ginusto. Talagang ganun yung naging orientation paglaki pa lang nila, no, regardless of their environment. Pero hindi yun, hindi nila kasalanan yan. Ang kasalanan ay kung magpapadal sila doon sa kahinaan na yun. Kung magpapadala sila doon sa sexual acts. No? If they will have an intercourse with the same man, with the same woman, the same ano, same sexual organ, no? Parehong babae, parehong lalaki, magkakaroon sila ng sexual intercourse, that's homosexual acts. No? Magpapakasal sila, no? Dahil nagmamahalan daw sila, okay, those are homosexual acts. But yung pagiging homosexual is not a sin. Tanggap ng simbahan yun. Ang hindi tanggap ng simbahan ay yung act. Because the true order of things between male and female is to continue God's creation, to be the procreator, to be a good parent to their children. No? So, yun yung gusto kong i-point out dun sa true order of things. Na itong mga hayop na to, mga aso, mga pusa, alam nila na kailangan nila ng babae para makapag-reproduce. At ang mga babae, alam nila na dapat kailangan nila ng lalaki para makapag-reproduce. Pero bakit kaya tayo mga tao, tayo naman yung may reason, tayo yung may rationality, hindi natin naisip, no? Mas nagpadala tayo sa impulse ng ating pagiging mahina. Okay? So how can we distinguish serious sins, mortal sins, from less serious sins, yung venial sin? Okay? So yung mortal sin, ibig sabihin ng mortal sin, ito yung serious sin that breaks with God. No? Ten Commandments. Kapag ikaw ay pumatay, kapag hindi mo nirespeto ang iyong mga magulang, kapag ikaw ay nangulong niya. Okay, so tingnan natin yung Ten Commandments. If you sin against Ten Commandments, so those are mortal sins. Yung venial sins naman, only stains the relationship with Him. So ito yung mga simple as pagmumura, no? Simpleng pagsisinungaling. So yan yung mga venial sins. Okay? So iba yung mortal sins. Merong mga mabibigat na kasalanan sa mga mas magaang kasalanan. Okay? So isa pa, one requirement for such a sin is that it be opposed to an important value. For instance, directed against life or God. For example, murder, blasphemy, adultery, and so on. And that it be committed with full knowledge and full consent. Okay? So, pagdating sa mortal sins, if you are going to be committed ka, nakapag-commit ka ng murder, blasphemy, adultery, tapos alam mo yun, ha? Alam mong masama ang gagawin mo, alam mong kasalanan yung gagawin mo, pero mas pinili mo pa rin yun. So, that is a mortal sin. Okay? So, si venial sins are opposed to secondary values, no? Honor, truth, property, and so on. Okay? So, yun. Sa honor, yun na yun. Pagsisinungaling. And truth, pagsisinungaling din. And sa property, yun naman yung simpleng kanyari, hindi na, siguro naman ang nagnakaw ng asawa ay hindi kasing lala ng nagnakaw ng ballpen. No? So, yung isa ay adultery, yung isa ay ano lang, theft. No? Sabihin natin ganun. Venial sins. So, hindi same yung kanilang bigat. Okay? And next, lastly, paragraph 318, what are vices? Vices are negative habits that deaden and dull the conscience. So, from that our topic na conscience, so ano yung nagpapakalyo? Ano yung nagpapakalyo sa ating konsensya? Kaya hindi na tayo nakakaramdam ng konsensya, hindi na tayo nakakaramdam ng awa, hindi na tayo nakakaramdam ng malasakit sa kapwa natin. It's because of vices. No? Vices are negative habits that deaden the dull and dull the conscience. Negative habits, ibig sabihin paulit-ulit na ginagawa.
Human vices are found in connection with the capital sins of pride, greed, envy, anger, lust, gluttony, drunkenness, and sloth. No? Yan. Maganda yung picture nito sa ano eh, sa Google, no? Yung seven capital sins o yung vices, no? Parang kita niyo yung picture doon. No? Nakita niyo na gawa talaga siya ng demonyo, no? So ito yung mga kapag habitual ang paggawa natin ng mga sins na to, nagiging na siyang vice. So, sins tapos vice. Habitual. And vices and sins are opposed to virtues. So, yun yan. Kaya yun yung title ng ating topic. Okay? So, that's all for our lesson, module 1, letter F.